Hi guys! So it's me again, sorry, and welcome back to my YouTube channel. So, kung bago lang po kayo sa channel ko, sana i-consider nyo po mag-subscribe at i-click na rin po yung notification bell para po ma-notify kayo for my next video. So, for today's topic guys, i-discuss ko sa inyo kung paano ba makakakuha or paano ba natin makakuha yung Google AdSense PIN. Yung Google AdSense PIN po, kailangan po natin yun siya para po makakuha po natin yung sahod natin kay YouTube. So, kailangan muna i-verify ni Google AdSense yung address natin bago po tayo makakuha ng sahod kay YouTube. So, kung bago lang po kayong na-monetize or malapit na po kayong ma-monetize, so, maging aware po tayo kasi merong payment threshold na kailangan sa YouTube bago niya tayo bigyan ng Google AdSense PIN. So, depende po yun kung saang country kayo belong. So, nandito po ako sa Pilipinas. So, dito po sa Philippines. So, kailangan lang po ng $10 para po ma-send yung Google AdSense PINs. Anyway, nandun naman po sa Google AdSense sa Google AdSense account nyo po, nandun po yung information kung magkano po ang payment threshold na kailangan ni Google AdSense para po makasend siya ng Google AdSense PIN. So, ayun po guys. So, ang mali ko po, I was expecting na kailangan mo munang ma-meet yung $100, which is yung payment threshold pala yun siya guys. It's not the verification threshold yung in-expect ko. Kagaya ko na nasa remote area, walang masyadong signal, hindi ko na mo-monitor yung Google AdSense account ko. So, sa inyo po na bago monetize, dapat po i-monitor nyo po ang Google AdSense account nyo every time para po makita nyo kung merong sinend si YouTube sa inyo. Kasi po, hindi po sila magsisend ng email or any notification na nagsend na sila ng PIN sa address nyo. So, kailangan nyo pong tingnan palati yung or i-monitor nyo ang Google AdSense account nyo po. So, ayun po guys, pagkakamali ko po kasi ay hindi ko na-monitor yung Google AdSense PIN ko kasi since walang signal po sa area namin. So, ayun, so kailangan nyo lang ng $10 or for sa country namin, kailangan $10 para makuha ko yung Google AdSense PIN ko. Since hindi ko po yun siya nakuha kasi ilang buwan na po na hindi ko po siya na-receive kasi hindi rin po nag-house to house ang kasi isi-send siya ni Google AdSense through standard mail. So, dito po sa amin, since urban po to siya, rural area, hindi po, kadalasan po, hindi po naha-house to house yung sulat dito. So, hindi ko po siya agad nakuha. So, normally, mag-i-stay yun siya sa post office magsistay yun siya sa post office pag hindi nila na-send sa house to house. So, kung umabot na ng 1 to 2 months, normally, isi-send back nila yun sa sender. So, yun po ang nangyari sa akin. So, pero po, ang good thing naman po, kasi makaka-request naman kayo ng panibago. So, punta lang kayo sa account settings nyo sa Google AdSense nyo. Punta kayo doon at mag-request na lang ng panibagong PIN. So, it will take 2 to 4 weeks bago po yun siya dumating sa inyo. Pero kung nareceive nyo na po yung old PIN nyo, pwede nyo naman pong i-enter yun siya. So, para sa akin, nag-request ako na ng panibago para sure po ako na marireceive ko ang aking Google AdSense PIN. So, yun po guys. Sana po maging aware kayo. Sana po nakatulong po sa inyo ang video na to. Sana po maging aware kayo para naman po huwag nyo maranasan ang naranasan ko. So, ayun po guys. Salamat po sa panonood sa video na to. Hanggang sa muli po. Paalam. Bye! Thank you for watching this video guys, so please don't forget to like and subscribe!